Hindi mo na kailangan ng pera sa iyong anak. Sinabi ko ng lahat. Sa tingin ko, mapapadali na natin sa ganun ang proseso. Siyempre, pero kailangan kausapin muna si Senyor Santibanez. Si Senyor Santibanez ay interesado lang na makuha ang kanyang kalayaan para magpakasal siya. Pareho lang kami ng sirkumstansya. Masisiyahan siya sa akin naging desisyon. Sige, Senyora. Ipaalam ko na kagad sa kanya na binabawi mo na ang lahat ng inyong mga kahilingan. Pero dapat mong malaman na kung sakaling magbago ang iyong pasya, wala ka ng karapatan sa kahit ano paman. Wala na akong kailangan pa, attorney. Bueno, nasabi ko na. Kailangan ko lamang ang aking kalayaan. Sige, Senyora. Mangyayari ang inyong gusto. Makikipag-ugnayan ako kay Senyor Santibanez. Hanggang muli. Dahil sana dito, mapigilan ko si Sergio na makasal kay Natalia. At titignan ko kung ano magagawa ko kay Sanhenis. Himala na natagpuan mo ako. Kararating ko lamang galing sa Valle Encantado. Sabihin mo, ano bang kailangan mo, attorney? May mensahe ako mula sa inyong asawa, kay Marimar Perez. Anong kailangan niya? Hinihiling niya sa akin na bawiin ang lahat ng kanyang kahilingan. Gusto na lamang niya makakuha ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Angelica ay nawawala na ng pag-asa. Alam ko, inosensya. Pero wala akong magagawa. Wala akong mapagpipilian. Konting days lamang, Renato. Hindi ba siya pwede rito talaga at kasama mo? Hindi. Hindi, inosensya. Hindi maaari. Mapapabuti si Angelica sa asyenda kahit hindi makabalik. Hindi siya po pwede kahit saan na wala ka at alam mo yan. Pero wala nang iba pang paraan. Kailangan namin tanggapin ang katotohanan. Kailangan bigyan mo siya kahit na pag-asa. Huwag mong sabihin na hindi ko pinag-iisipan itong aming kalagayan. Ang tanging paraan na lamang ay ang maipagbili ang asyenda at sa perang yan, si Angelica at ako'y pwede muli magsama. Kaya lang sa ibang lugar. Naintindihan mo? Kung gano'n, napagpasyahan mo ipagbili ito? Oo, inosensya. Sabi ni Angelica, ginamit mong garantya ang asyenda kay Marimar para sa perang inuta mo sa kanya. Oo. Dahil nga sa kanya, kaya nga kailangan kong mamili. Ang asyenda o ang aking kalayaan, kung may pagbili ko ito, magiging maayos na ang sitwasyon. Tama ang gagawin mo, Renato. Meron pang isang salamat. Ang asyenda ay hindi akin lamang. Gusto ng bayan na bilhin lahat. Meron ang bibili sa'yo? Oo. Kailangan ko pang kausapin ang aking anak. Papayag si Sergio na ipagbili mo ito. Hindi siya naging interesado sa asyenda. Sana nga. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ang mahiwalay sa akin ang asyenda. Oo. Alam ko, Renato, pero ang totoo, wala kang magagawa. Yan nga ang malungkot, inosensya. Wala talaga akong magagawa. Marimar! Hindi ito isang... Hindi, sa pagkakaintindi ko hindi ito isang bitag. Gusto niya ng diborsyo dahil wala na siya ibang balak. Sige, kung yan ang gusto ni Marimar. Pero meron akong hindi maaaring isuko, ang aking anak. Walang rason para gawin yan. Gusto ko na sa akin siya, para maibigay ko sa kanya ang tamang pag-aaruga. O sige, sasabihin ko sa kanya sumasang-ayong ka. Oo, attorney. Sabihin mo sa kanya na pumapayag ako maliban sa aming anak. Mabuti pa huwag mong sabihin. Kakausapin ko ng personal si Marimar. Ayaw na lola kung pupunta ako dito. Baka mamaya magalit siya. Hindi bale. Basta masaya ako dito sa bahay niyo. Ang sarap pa ng amoy. At saka nakakakain ako ng mga pagkain. Hindi ko pa natitikman. Pinagsabihan ko nga si Edelmira. Sinabi ko sa kanya lahat ng gusto ko. Pero ang pakialam, merang matandang yon. Kala niya tinuturoan mo siya ng masama ugali. Kaya sinabihan ko siya na dito sa puok ng mga squatter, tangi ikaw lang ang totoong tao. Totoo yun. Clorinda, hingi sana ako sa'yo ng tulong. Para ano ba? Para turuan ng ating mga kapitbahay para matuto sila. Alam ko magandang samaan ninyo lahat dito at ginagalang kanila. Kaya sana ang gusto ko'y... Maturuan sila. Oo, tama ka. Ano sa akala mo bakit gumagawa ko ng balon? Para magbigay ng halimbawa na susundin ng lahat. Ang lahat ay magkakaroon ng tubig kung may balon dito. Pero sinabi ko na sa'yo, ang tubig na lumalabas dito ay marumi. Clorinda, pag-isipan mo sinabi ko. Pag-isipan mo, tulungan mo ko. Hindi pa niya nakakausap ang kanyang anak? Ay, hindi pa yata eh. Hindi pa. Umalis na siya sa Mexico. Kailangan lang ni Renato Santibanez na makausap siya.
at papayag siya magbenta. Sigurado yun. Talaga, Miss Aldama? Oo, Elena. Lahat ay matutupad gaya ng aking plinano. Walang kaduda-duda. Balitaan mo na lang ako agad at hanggang sa muli. Bukas yan! Ikaw? Kailan ka dumating? Kararating ko lang. Kinausap ako ni Atty. Reza at naisip kong tungkulin ko ang pasalamatan ka sa iyong ginawang pag-atras sa iyong mga kahilingan. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Gusto ko lang na matapos na sa lalong madaling panahon ang nakakahiyang sitwasyong ito. Hindi ko natatanungin ang iyong mga rason. Pero, nabigyan ka ng magandang payo. Nakapagtataka't bigla ka naging makatwiran. Talaga naman ako makatwiran. Pero meron nga akong magandang rason. Gusto ko nang makawala sa pagkakatali sa'yo. Meron pang isa na kahit sino sa atin na hindi maaaring itanggi ito. Ang ating anak. Aking anak, Seryo. Kung ganun, bakit mo inirehistro sa aking apelyido? Ayokong alisan ang karapatan ng aking anak nang dahil lamang sa aking galit sa'yo. Si Crucita ay anak ko rin. At kung na-divorce tayo, gusto kong maging akin siya. Ngayon pa lamang sinasabi ko na sa'yo na hindi mo siya makukuha anuman ang mangyari. Hindi ko isusuko ang aking anak. Pero bakit may pinapaglaban ng isang anak na hindi ko maindresado, Seryo? Nagkakamali ka. Mahalaga siya sa akin. Bago ko siya nakilala, puno na ako ng mga pangarap. Ngayon at nakita ko siya, ayokong mahiwalay pa siya sa akin. Mas mabuti sa kanya na kasama ang kanyang ina. Walang duda yan. Lalo na habang maliit siya. Pero sa mga magulang na makakahiwalay, hindi maganda para sa kanila. Hindi ko ginusto ang ganon. Pero dalayo ng mga Santibanes. Tama na, Marimar. Kalimutan mo na ang nakaraan. Alam ko namang mahal mo pa rin ako eh. Huwag ka magyabang, Seryo. Mahal mo ako. Kaya lang labis ka nagmamalaki at tinatanggihan mo ang kaligayahang inialo ko. Pwede ba? Hindi mo kayang paligayahin ng kahit na sino. Kahit na ang malditang anak ng gobernador na kaya mo rin paglaruan. Hindi mo ba alam? Gusto lamang niya masunod ng kanyang mga kagustuhan. Marimar, bakit hindi natin subukan muli? Pag-iisahin tayo ng ating anak. Akala mo ba isinakripisyo sa apoy ang aking kawawang lolo't lola para ang kanilang apo ay makipagkasundo sa kanyang mga kaaway? Hindi, Seryo. Sumpaman. Unawain mo, Marimar. Huwag mo namang isara ang damdamin mo. Bigyan mo ako ng pag-asa. Sa pagitan natin, ang lahat ng mga daan ay sarado na, Seryo. Kailan may hindi na tayo muli magsasama pa? Hindi na! Marimar, kung di pa kita pinuntahan, hindi tayo magkikita. Nasabi ko na maghintay-hintay pa muna tayo, Natalia. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kita, makausap, para makapagdesisyon. Hindi ito ang oras para magdesisyon. Lalo lamang gumuguluan lahat. Wala akong pakialam. Dalhin mo ako kahit saan, Seryo. Matagal na ako naghihintay sa'yo. Ikinalulungkot ko, Natalia, pero kailangan kong tingnan si Inocencia na nasa Valle Encantado. Sino ka mo? Si Inocencia del Castillo. Ang babaeng pinakilala ko sa'yo sa ospital. Huwag mo sabihin sa akin, sinama mo makalumang yun. Hindi siya makaluma, at hindi ko rin siya isinama. Gusto niya kausapin ng papa sa pakiusap ni Angelica. Well, I'm sorry. Pabayaan mo siya at asikasuhin mo ako. Natalia, nakakamali ka. Hindi ka ang sentro ng mundo. May iba pang tao sa iyong paligid. At ang iba ay mas mahalaga. Kung hindi mo matatanggap yan, siguro kailangan na magpatingin ka na sa doktor. Ang bastos mo naman, katulad ka rin ng papa. Hindi ako makapaniwala na magawa mong lumabas. Kasama ng baduy na yan. Para makumbinsi ka, gagawin ko. Mamayang gabi sa Valle Encantado. Kung kayong dalawa magulang niya, si Santibanez ay may karapatan din sa bata. Pero hindi siya mapupunta sa kanya. Nakita ko siyang dumating at mamayang konti ay lumabas na matamla. Dahil sa lahat yon, dahil sa bata, dahil sinubukan niyang pag-usapan na muli namin pagbabalikan, pero tinanggihan ko siya. Kung ganon, hindi mo na siya mahal. No, Brenda. Mahal ko siya. Nang buo kong lakas at kaluluwa. Pero magagawa ko siyang sakali ng dalawa kong kamay. At mapapanatag akong makita siyang patay. Totoo ba yan, Belia? No, Brenda. Hindi si Belia Aldama naririnig mo magsalita, kundi si Marimar Perez. Ang marahas na babae, na kahit na naging maayos sa panlabas, sa loob naroon pa rin ang babaeng aplaya na nagmahal sa kanya ng lubos. Ang mismong babae nag-alay sa kanya ng pag-ibig, ng kanyang buhay,
katumbas ng pighati at lungkot. Ngayon, nagmamadali ka pagbili ang hasyenda. Kailangan kong gawin, Sheryo. Pag-isipan mo muna. Wala na akong magagawa pa. Ipagbibili ko ang hasyenda habang buhay akong ganito. Papa, makakakuha tayo ng pagtusto sa pagpapagamot sa ospital ng Rapaelito. Huwag kang maburido. Hindi lamang yan, Sheryo. Kung hindi ang darating pa, ang bukas makalawa, ang kinabukasan ng aking anak. Tutol ko bang ipagbili ito? No, Papa. Hindi ako tutol. Kung ganon, nakahanda ka bang magpaubaya, ganon ba? Ibenta mo, Papa. Ipagbili mo. Sa ganon na hindi na ito mailit sa'yo. Salamat, Iyo. Alam mo, mas masakit ito para sa akin. Salamat muli. Talagang hindi ako karapat-dapat sa mga ginagawa mo. Hinamon niya ako, Attorney. Alam kong meron siyang karapatan. Subalit hindi sa aking anak. Gawin mo ang kinakailangan. Puntahan mo ang kailangan mong puntahan. Pero si Sergio Santibanez ay hindi dapat makuha ang pangangalaga kay Crucita. Kung magkaganon, makakagawa ako ng hindi nararapat. Walang kukuha sa aking anak ni siya o sino man. Humanga ang papa sa iyong pagbabago. Tama daw ang iyong ginawa. Para sa bagong Inocencia del Castillo. Salamat, Sergio. Pwede ba ako magtanong? Bakit hindi? Mahal mo ba si Natalia Montenegro? No. Ang mahal ko si Marmar Perez. Tanging si Marmar Perez. Huwag mong sabihin na takot ka sa walang kwenta at walang sinabi na babaeng yun. Hindi ako takot. Bakit ako matatakot? Wala siyang sinabi kung ihahambing sa akin. Para kay Sergio, may tungkulin siya sa babaeng yun. Kaya siya ang pinili kaysa sa akin. Alam mo naman, magkababata silang dalawa. At dahil nandito siya, dapat lang natitignan siya nito. Pero dapat sana, isinama niya rin ako. Siguro ngayong araw lang naman, at pagkatapos ay ikaw naman ang kanyang haharapin. Ngayong gabi, lalabas silang dalawa. Alam mo kung saan sila pupunta? Sa Club Valle Encantado. Hindi ko maintindihan. Ako rin. Kaya hindi ko ito palalampasin. Galit sa akin si Marimar. Wala na siyang pakialam sa akin. Hindi siya nag-atubili sabihin sa akin ito. Marahil hindi kanya mahal. Si Natalia, mahal ka ba niya? Yan ang sabi niya. Minahal din kita simula ng bata pa tayo. Alam na alam mo yan. Makaluma kasi ko. Pero ngayon, naisip ko magbago. Para sa'yo. Katanggap-tanggap na ba ako? Ay! Nakalimutan ko na nagtatrabaho ka para sa'kin, Senyor Santibanez. Hindi na kita nakikita. Pinagtataguan mo ba ako? Hindi, wala akong hinatago. Ha, bueno. Salamat at nagkita tayo muli. Sandali. Gusto sana kitang makausap. Sabihin mo kung ano kailangan mo. Dagdag na pera? Hindi, ma'am. Alalahanin mong bayad na ang aking asawa. Pinayagan ka na niyang makalante. Ang totoo, hindi kita naiintindihan, Renato. Ipaliwanag mo nga ng mas malinaw. Naparito ako para tuparin mo ang iyong mga sinabi. Na ibabalik mo ang titulo ng aking hasyenda dahil ipagbibili ko ito. Galing ako kina Marimar sa Valle Encantado. Eh, kumusta naman ho siya? Mabuti naman, mainam. May mga problema siya, pero mabuti naman at naayos na ang lahat. Wala ba siyang balak umuwi dito? Lagay ko wala, Joy, wala. Dahil binigyan na naman niya ako ng pera para ipamigay sa mga mahihirap. Ay, oo nga pala. May dala ako para sa iyo. Huwag, Padre. Utang na loob, hindi na kailangan. Nakakaraos naman kami ni Joy sa kanyang kinikita. Isa pa, pinadadala kami ni Perfecta ng mga groceries. May mga tao sa San Martin de la Costa na higit na nangangailangan. Narinig mo ang aking asawa, Padre. Ibigay mo na lamang sa iba na masigit na nangangailangan. Kung yun ang gusto niyo, mga anak. Kung ganun, maayos na lahat. Opo, opo, Padre. Nakakaraos naman kami dito. At nasasanay na rin po ako. Alam ba, Padre? Mas pinili niyang manatiling kasama ako rito. Dahil mahal niya ako. Pinilit ko na si Antoniette ang bumalik sa kanila. Pero ayaw na niya. Para sa akin, mabuti yan. Dapat kapiling ang kanyang asawa. Oo nga pala. Mayroon niya pa kinakalimutang dalawa. Opo, Padre. Totoo. Ang kasal namin sa simbahan. Eh, kasi po, umalis kayo, Padre. Pero nandito na ako sa San Martin de la Costa. At hindi na ako makapaghihintay na ikasal kayo ng